guys. This is my third week using this product, activated charcoal and this fresh toothpaste. Yeah. Feeling ko guys, nag-improve naman yung ngipin ko before. Nagkaroon naman siya ng improvement kahit 1 week ko pa lang siya ginagamit. So, itong activated charcoal is once a day ko lang siya ginagamit dahil feeling ko pag ginagamit ko kasi siya, sumisingit siya dun sa in-between ng mga ngipin. Kaya binawasan ko yung yung frequency ng paggamit ko sa kanya. Kasi feeling ko kasi nadadamage yung gums ko kasi sumisingit nga siya doon. Tapos pag sumingit siya doon, syempre tututbrushin ko siya. So yun, para nagkakaroon ng space doon sa in between ng ngipin ko, kaya binawasan ko. Tapos kailangan mo talagang pagkagamit ito, kailangan mo talaga siyang tutbrushin ng ayos using this brush. Ito naman ginagamit ko 3 times a day kasi 3 times a day yung pagtututbrush. So yun, ito naman napansin ko naman dito guys, okay naman siya kasi parang katulad lang din siya nung other brand na toothpaste na ma-mint din siya. Masarap siya sa bibig, maanghang. Kaya feeling mo nalilinis siya ng ayos yung teeth ko. Dun sa hindi nakapanood nung first and second video ko, nabanggit ko doon na galing nga ako sa brace. Nagpa-brace kasi ako, so kakatanggal lang niya. Feeling ko kasi hindi, meron talagang para nagkaroon siya ng discoloration. Nagkaroon ng discoloration yung ngipin ko, guys. Siyempre, di ba, kapag naka-brace ka, hindi mo siya natututbrush ng ayos. So, yun. Parang nagkaroon siya ng stain. Lalo na dito sa part na to. Kasi sabi nung dentist ko, eto. Ayan, so yun. Sabi nung dentist ko, gumamit daw ako nung strip. Kaso yun, wala nga akong nabili na strip sa Watson. Ang available lang doon guys is itong fresh, tsaka to activated. Tanong din ako doon sa Watson guys, doon sa ano doon, kung ano yung effective o ano yung mabili nila na product para sa pagpaputingan ng ipin. So ito yung tinuro nila sa akin guys. This is worth of 299 pesos, and this is only 99 pesos. So kaparehas lang siya nung presyo ng ibang brand ng toothpaste. Tapos eto, piling ko matagal ko siyang magagamit kasi as in, pag ginamit mo siya, as in small amount lang yung kailangan mo, tapos yun, as in mag-aanan mo sa ngipin. Tapos yun, kailangan nyo, is konti lang din talagang gamitin kasi nga sumisingit-singit siya dun sa ngipin. Pero feeling ko kasi guys, dun may impact din yung toothbrush na ginagamit mo. So, ang bala ko, bibila ko nung mas thin na klase na toothbrush. Video naman ako guys nagpicture naman ako ng every gamit ko ng ngipin is ilalay ko na lang dito sa video. Ang ganyan kayo sa bago buksan ang COVID-19 testing center ng Marikina. Dahil dyan, yung pangasabi kung kailan ito mabubuksan. In the nature, pag ina-operational, ay safe na ito. Sa ganyan na ito, sa ating assessment, ang testing para mapigyan ang magkalat ng COVID-19. Hi, kayo doon, hi. So ayan, after mag-toothbrush, kasi yung sigit-sigit to dito eh. Yun lang yung ingatan niya. So ayan guys, balik ang toothbrush ko lang ulit. Ito na yung pang 4th day ko ng paggamit ng toothpaste tsaka ng activator charcoal. Upload na lang ako kapag naka 1 week na. Hi guys! So guys, ito na yung closer look dun sa ngipin ko.
please kung nagustuhan niyo yung video na to, please subscribe and hit the like button. Thank you guys. Bye.